Matapos ang mataas na rating na nakuha ng NBA nung start ng postseason, ngayon naman kahit bakbakan ng Celtics at Miami Heat sa East Finals kung saan nga umabot pa ng Game 7 ay di umano, hindi ganong kataas ang nakuhang rating nila. Nasa 3.3 hanggang 6 million viewership until Game 4 yun. Yan din yung dahilan kung bakit sa Twitterverse ay di umano nagkakaroon ng mga conspiracy. At dahilan din kung bakit nagkakaroon ng questionable ng mga tawag yung mga fans. Dahil din papasok ng Game 7, yun ang binibigyang pansin ngayon. At inaasahan ding tataas yung rating or makakabawi ang NBA sa rating sa Game 7 ng Celtics at Miami Heat. Sa NBA record din, nakatabla na si Tatum sa record ni LeBron na merong 7 30 points, 10 rebounds at 5 assists or more sa isang game. Ito ay para sa isang playoff year. Ginawa yun ni LeBron noong 2018 at yun din ang rookie season ni Jason Tatum sa NBA. Ito rin kasi ang ikalawang sunod na playoff run ng Celtics na naglaro sila ng dalawang back-to-back Game 7 papasok ng finals. So hindi ko sinasabing Celtics agad na papasok doon. Ito nga noong nakaraan taon, noong 2022, Game 7 series versus Bucks at Miami. Sa 2023 naman, Sixers at Miami. Ang inaasahan ngayon kung makaagawa ulit ng nasa 50 plus points si Jason Tatum sa Game 7 para makomplete yung comeback. Dahil sinabi nga ni Draymond, pabor siya sa Celtics na makabawi sa 0-3 deficit para makalimutan yung 3-1 noong 2016 finals kung saan nga natalo doon ng Golden State kontra Cleveland Cavaliers. Base nga sa mga write-ups ay generational accomplishment yon sa Celtics kung magagawa nilang makabalik or manalo. Pero kailangan pa rin nilang may attach yun sa championship or kailangan nilang manalo ng championship ngayong taon. Sa last 2 season din kung sino ang nanalo ng All-Star MVP, siya din ang nanalo ng championship. So noong 2021 si Giannis, noong 2022 si Steph, noong 2023 si Jason Tatum. At magagawa ba ng Celtics na maging 3 straight yun? Sa Miami Heat naman, ang nireport ay walang Tyler Hero at Victor Oladipo sa lineup sa Game 7 dahil sa injury. Si Gabe Vincent naman, di umano ay maglalaro pero nakalagay siya na questionable status. Base pa sa history, merong 6 na buzzer beater game kung saan ang isang team ay nasa elimination phase na. Or ibig sabihin, isang talo na lang laglag na. Sa 6 na yon, 3 ang kay Butler. Yung una doon kay Butler, Bucks versus Bulls noong 2013 or 2015 ata to. Ito yung nakapagpasok pa ng layup si Jared Vales. 3-0 na noon ang Bulls, na steal pa yung Game 4. Yung isa, Sixers versus Raptors. Yung tira ni Kawhi na nandun din sa 2019 Sixers, itong si Butler. At yung isa, Game 6 ng Celtics at Miami noong 2023. Sinabi rin kasi ni Butler na kung inayos talaga niya ang laro niya, wala sila sa ganitong sitwasyon. Pero confident pa rin si Butler na sila ang mananalo sa Game 7. So hindi ako may sabi niyan siya. Dahil nga nakalagay sa thumbnail, 50-50. So hindi yung chances. Kundi tulad ni Tatum, inaasahan din para manalo ang Miami, kailangan ni Butler na umiscore ng 50 or more points. Si Tatum kasi nagawa yun ng Game 7 kontra Philadelphia. Pero si Butler ginawa yun ng Game 4 versus Bucks. Kaya sila nakalamang noon ng 3-1 at tinapos yun ng Miami Heat sa Game 5 kung saan naman itong si Butler ay merong 42 points. Sa last 3 games talaga, hindi maganda yung nilaro ni Butler kumpara sa first 3 games na panalo sila. Si Tatum naman ganun din. Ang pinakamaganda niya nilaro sa last 3 games kung saan nanalo ang Celtics ay nung Game 4. Meron siyang 11 points nung 4th quarter at 5 out of 7 mula sa field. Nung Game 5 naman, 0 points si Butler nung 4th quarter. Nung Game 4, 5 points ang nagawa ni Butler, 3 free throws ang nakuha niya. Nung Game 6, 15 points ang ginawa niya, na 8 points noon galing sa free throw at isang 3-point shot. So dikit din ang laban na yung kahit nag-struggle ang Miami Heat. Yung Game 5 kasi panabla yun dahil nga tambak noon ang laro. Yung Game 6, umiscore si Tatum ng 31 points. Pero ang best position doon nung first half kung saan nga umiscore siya ng 25. Mostly din nung second half si Brown at si Smart ang gumawa. Si Tatum kasi meron lamang 1 out of 9 nung second half na yon at 6 points, 4 na free throws pa.
Based naman sa stats ng East Finals, kapag ang Celtics nagkaroon ng 16 three-point shots sa isang game, malaki ang chance nilang manalo. Kapag naman ang Miami ay nalamangan ng at least 10 points pababa, papasok ng fourth, malaki din ang kanilang winning rate. Sa Game 6 nakita yon, dahil nga nahabol ng Miami ang Boston. 79-72 ang Celtics nung papasok ng fourth. 7 out of 35 pa mula sa three-point area ang Boston at yung Miami 14 out of 30. Kaya ang pinagtatapat si Tatum at si Butler dahil nga 50-50 chances or 50-50 points kung sino ang makagawa ng 50 points dun. Dahil yun ang inaasahan para mapataas yung rating. Dahil sabi ko nga, bumagsak yung rating nila kumpara sa ibang mga series dun sa West. Rival nga pala yung dalawang team na to since Miami at Celtics Big 3 plus nung umalis pa si Ray Allen sa Celtics para pumunta ng Miami. Medyo mainit pa rin ngayon si Paul Pierce dahil hindi pa rin siya nakakalimot sa nangyari na yon.